Ang matandang babaeng nagmakaawang iligtas siya ng mga bombero, pero hindi siya pinansin. Siya si Loretta Picklard, 76 years old, at nakatira siya sa gitna ng kagubatan sa Rock Ridge Road, Lakeland. Kakagaling lang ni Loretta sa isang hip surgery, kaya naman hindi siya makapaglakad or makatayo at matataon pa nga ito sa isang malagim na gabi. November 23, 2018, umalis ang asawa ni Loretta kasama ang mga apo nila para manood ng isang laro. Ang 7 PM, nagising si Loretta nang meron siyang maamoy at mapansin doon sa may kisame ng bahay niya. At ito nga yung nasusunog na nga yung bahay niya. Dito na nga tumawag sa 911 si Loretta para humingi ng tulong at sinabi nga niyang nasusunog nga daw yung bahay niya at hindi siya makatayo kaya kailangan niya talaga ng tulong. Technically ng mga oras na yon, maliit pa naman yung apoy at pasimula pa lang naman to, pero dahil nga hindi siya makalakad, hindi rin siya makalabas. Nung una, sobrang kalmado pa nga ni Loretta. Sabi pa nga niya sa dispatcher na mag-isa nga lang daw siya at kailangan nga daw niya ng tulong kasi nga hindi nga daw siya makapaglakad. So kung walang taong tutulong sa kanya, hindi talaga siya makakalabas ng bahay. Yung dispatcher naman, sinabihan siya paulit-ulit na help is on the way na daw at pinaniwalaan naman ito ni Loretta, pero ang tagal nilang dumating. Sinabi pa nga ni Loretta na, "They're coming, aren't they?" habang unti-unting binabalot ng makapal na usok yung bahay niya. Mga oras na to, marinig mo pa nga sa boses ni Loretta yung pagkatakot at yung paghirap sa pagsasalita dahil nga sa kapal na ng usok. 13 minutes after magsimula ng sunog, dumating na nga yung mga bombero, pero wala silang ginawa para iligtas si Loretta. Tunayan, narinig pa nga ni Loretta yung mga bombero doon lang sa may labas, kaya dito na nga siya nagkaroon ng pag-asang mabubuhay pa siya. Kasi andyan naman na sila sa labas, so paniguradong ililigtas na siya ng mga to, pero sadly, hindi ganun yung nangyari. Ang minuto yung lumipas, pero wala pa rin bomberong pumapasok sa loob ng bahay ni Loretta para iligtas siya. Sabi pa nga ni Loretta doon sa dispatcher na, "They know I'm in here, right? They're coming for me, aren't they?" Ang minuto pa nga yung lumipas, tanong lang ng tanong si Loretta kung nasan ba yung mga bombero, bakit hindi pa siya nililigtas. Pero ang hindi niya alam, wala palang pakialam sa kanya yung mga bombero kahit na alam nilang nandun pa nga sa loob si Loretta at hindi nga makalakad. 26 PM, lumalaki na nga yung apoy at unti-unti na itong pumapasok sa kwarto ni Loretta at dito na nga siya nagsisimulang magpanik. Marinig mo pa nga sa phone call nila yung usapan nila at maya-maya lang, maririnig mo si Loretta na sumisigaw at kasunod nito, maririnig na lang nila yung tunog ng bahay habang nasusunog. 7:28 PM, hindi na sumasagot si Loretta at sa mga oras na to, binawian na pala siya ng buhay matapos masunog. Nagkaroon naman agad ang malawakang investigasyon sa nangyari at dito na nga kumalat yung 911 phone call ni Loretta at dito nga maraming nagalit na tao. Etong phone call na to ay umabot ng 20 to 30 minutes. Oo, 20 to 30 minutes na nag-iintay lang si Loretta na may magliligtas sa kanya. Ayon sa pamilya ni Loretta, alam naman pala lang nasa loob ng bahay si Loretta at hindi nga makalakad, tapos mahina pa naman yung apoy that time, bakit hindi man lang nila sinubukang iligtas man lang si Loretta? Mga equipment naman sila, may mga tubig naman, bakit nangyari pa to? Pag-alaman doon sa investigasyon na habang humihingi ng tulong si Loretta, yung captain ng mga bomberong si Captain James Williams, 34 years old, ay nagpo-post pa ng videos online ng sunog imbes na tulungan siya. Malabas din na mas pinriority daw ng captain na gamitin sa ibang bagay yung tubig kaysa gamitin pangiligtas kay Loretta. Dahil sa nangyari, nag-resign naman si Williams sa posisyon niya at pinitignan pa kung pwede siyang makusuhan at makulong. July 2019, nagkaroon naman ng some sort of justice para kay Loretta nang bigyan yung pamilya niya ng $200,000 na settlement. Siyempre, at the end of the day, hindi pa rin enough ang kahit magkano para sa buhay ng isang tao, lalo na ang isang buhay na maililigtas pa sana. Sana mabigyan ng maayos na hustisya ang pamilya ni Loretta. Bago matapos, gusto kong bigyan ng credit si Nexpo kasi sa kanya ko nalaman yung kaso na to at kung gusto niyo pang mapanood to ng mas malinaw na kwento at mas detalyado, then panoorin nyo yung video niya.